And ano nga ba naman yung reason ng mga Pilipino to step up to a 295 if araw-araw lang naman nila ginagamit? Hi guys! Welcome back to my channel! In today's video ay magre-review tayo ng isang makeup product na bago sa local market. And yes, na-miss ko ngang mag-review ng mga makeup products at ang i-review pa natin ngayon ay talaga namang gustong-gusto kong gamitin dahil ito ang pinaka-favorite kong part sa aking face. Well, anyway, kung gusto nyong malaman kung ano ang aking mga thoughts on this product, don't forget first to subscribe to my channel and tap the bell beside it for you to be notified every time we have a new upload. So, let's start! Ito na nga, nasa aking mga kamay na ang Vice Cosmetics X and Clutes na Super Mega Ultra Curl Mascara na on a yellow tube and pink wand. This is 295 pesos for 8 grams. Kung titingnan nyo, andito na agad yung name niya. And then, nasa likod naman yung mga ingredients. And also, this is made in Korea. I don't know if you can see that, but yeah, it is. So, here. Ang wand niya ay ganito. So, kung makikita ninyo, pang ano talaga siya? Pang volumizing. Diba? And also, naka-curve din para hindi siya mahirap gamitin. So, ang claim nila sa product na ito ay ito raw ay water-resistant, volumizing, and lengthening. So, tingnan natin kung mamimit niya talaga yung tatlong claims nila. So, simulan natin sa super. Ang super ay 1 coat, ang mega ay 2 coats, tapos ang ultra curl ay dapat 3 coats. So, kaya siya super mega ultra. So, tingnan natin. So, ayan. Ako ay hindi pa nag-eyelash curler. Kung makikita niyo. So, there. Ngayon, mag-a-apply na tayo ng one layer. Ayan. This is their one layer. At ito yung wala. Or lagyan pa natin ng isang coat. Alright. Ito yung mega. Two coats to. Isa pa. This is the ultra. This is the third coat. So, ayan ang kanilang Super Mega Ultra Curl for 295 pesos. On my other side, kasi ako bilang isang mamamayang Pilipino na hindi naman malaki ang kita or may budget pambili ng mga ganong range ng makeup, gagamit ako ng Hyper Curl Mascara dito sa aking left side. Ang Hyper Curl Mascara ay 199 pesos only. Ang Hyper Curl, magagamitin natin. Baka sabihin ng iba, hindi fair kasi volumizing, lengthening, and water resistant yung kanilang claim. Ang claim lang ni Hyper Curl ay waterproof for 199. So, tingnan natin kung alin ang mas magandang gamitin sa pang-araw-araw. That's the one coat. This is the second coat. Okay. And this is the third coat. So ngayon, titingnan naman natin kung gaano siya tatagal. Kasi kung papansinin ngayon pa lang,
screen pa lang, nakikita ko na bumababa si Hypercurl. Parang bumababa na ito agad. Pero tingnan natin afterwards. Mag-shoot lang ako ng isa pa para after nun tingnan natin kung anong setup ng eyes ko para maging fair. So, kung papansinin ninyo kung ba't ko siya kinocompare sa Hypercurl, it is because mas mura si Hypercurl. And ano nga ba naman yung reason ng mga Pilipino to step up to a 295 if araw-araw lang naman nila ginagamit. Tingnan natin, mamaya tayo magko-comment. So, I'll see you again after I shoot another video. Bye! So, ayan, tayo ay nagbabalik. Nakapag-shoot na ako ng video ng siguro mga isang oras lang naman yun. Pero, let's see. So far, kung papansinin ninyo, yung Hypercurl, nakaganon pa talaga siya. And this one, bumababa siya. Parang hindi naman siya dapang-dapa, pero nakadapa siya. So here, ako ay mag-i-spray sa aking eyes ng setting spray. Alright, I'm gonna touch this one. Wala. Walang transfer. Ayan, walang transfer. This one. Wala ring transfer. Pero ito ay 1 hour na after ha. Bago ko siya binasa. Boom. Ganda. Oh my god! Ayos. So yun lang siguro, kailangan mo lang talagang i-work out yung pagko-curl ng lashes mo. O diba? Tingnan mo tong Hypercurl. Sobrang curl na curl. Tapos ito. Kita niyo ba? O diba? Pero when it comes sa volume niya, sa lengthening, okay siya. And sa water resistance. And ito na. Here are my final thoughts. Unahin natin sa kanyang packaging. Yung packaging niya ay naka-tube wherein masisimot mo talaga yung paggamit. Which is a plus point for me. And 8 grams to. So, I guess matagal-tagal mo siyang gagamitin. With the wand, okay din sa akin yung wand. Kasi may iba na diretso lang, di ba? Pero ito okay na rin sa akin. There. Okay na tong one nila sa akin. Sa amoy, wala siyang amoy. So, baka nagkaroon ng itim yung amoy. Anyway, so yan. When it comes sa packaging, 10 out of 10 siya sa akin. Next is with regard sa price. Sa panahon ngayon kasi, ang iniisip ng Pilipino is makatipid, wherein they will get the same purpose or the same use for that specific item. Ang Hypercurl po ay 199, wherein the Super Mega Ultra Curl is 295. So, 100 peso difference is a huge one sa panahon ngayon, ngayong pandemic. So, if I will be the one to buy, I'll choose the Hypercurl over the Super Mega Ultra Curl. Yun lang. Kasi mas nakakatipid ako and parehas naman yung purpose niya is nagagawa niya sa aking pilikmata. So, for the price, for me, it's 6 out of 10. Next is yung formulation. Yung formulation niya is mas buhay yung aking right eye. Pero yun nga lang, bumabagsak siya. So, yung una application ko, kailangan mo pa mag-wait ng isang oras or dalawa. Yun ay depende lang sa aking video ha, kasi nag-shoot ako eh. So, kailangan mo pa siyang curl ulit para lang ma-achieve niya to. Kasi kanina medyo dapa siya eh. Well, this one, hindi siya masyadong ma-volume, pero kung sa pang-araw-araw, okay na to sa akin. Pero kung sa ganda man lang, syempre, kung ganda ang pag-uusapan, dito ako sa Super Mega Ultra Curl ni Vice Cosmetics at Antique. And that's it. Sana meron kayong natutunan sa video na ito. At bago tayo magtapos, hayaan yung sabihin ko na sumain nyo ang kagandahan. This has been Irene Ray and I'll see you on my next video. Bye!